Ito ang programang salamin ng inyong mga kwento. Nagdadala ng mga malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang New Year Special ng Rated Show. Magandang gabi po mga kapamilya mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba pang panig ng mundo na naaabot ng The Filipino Channel. Maraming salamat po at patuloy po rin nyo kaming pinatutuloy sa inyong mga tahanan makalipas ang isang buong taon ng ating pagsasama-sama tuwing Linggo ng gabi at sana'y naging maganda, mapayapa at masaganang inyong naging Pasko. Naku, ngayon naman, ilang tulog na lang at matatapos na ang taong 2007 at harapin na natin ang bagong taon. Pero bago yan, hindi ba't masarap balikan at alalahanin ang mga kaganapan ngayong 2007 na bumuo sa ating pagkatao, sa ating napakamakukulay na karanasan na ika nga dapat nating ipinagpapasalamat. Maaring ang mga kwento na matutunghayan ninyo ngayong gabi ay salamin ng mga pangyayari din sa inyong mga buhay nitong nakaraang taon. At marahil nais nyo ring magsabi ng thank you sa mga taong naging bahagi ng inyong 2007. Tulad niya, dating janitor, milyonaryo na ngayon. Ang ebidensya, mansyon, magarang sasakyan at maaliwalas na kinabukasan. Salamat sa swerte at diskarte. Ang Pilipino, kahit naghihikahos at lugmok sa kahirapan, ay pilit pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. Tulad yan ang kwento ng marami sa atin. At kwento ni Domingo Colina, ang dating janitor na nagsumikap na may ahon sa hirap ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Aba, mula sa pagiging taga-kuskus ng sahig at pagiging tindero, biruin nyo ngayon siya ay isa ng milyonaryo. Maganda ang naging taon at napakatayog ng naging buhay nitong si Domingo. Kaya't sabi niya, salamat sa swerte at diskarte. Magpapasalamat mo ko ako doon sa experience ko. Labing limang taong empleyado bilang janitor sa Philippine General Hospital o PGH si JR. Pero ngayon, ehem, milyonaryo na siya. Bata pa lang si JR nang makipagsapalaran siya sa Maynila. Iba't ibang hanap buhay ang kanyang pinasok, makapag-aral lamang. Sa umaga, estudyante sa FEU. Sa gabi, janitor. Pag umuwi ako sa gabi, ang pagkain ko noon, kanin na totong. Tapos yung kape, yan ang ulam ko. Pagka kasi ayaw ako na tatay ko na mag-aral . Ngunit dahil hindi siya makapasa sa civil service exams noon, hindi siya mabigyan ng tamang posisyon sa trabaho, kaya umuwi sa pagiging janitor. Kahit na masa mababang posisyon, alam ko na may mararating kami pagka siya yung napangasawa ko. Kasi masinop siya, napag-aral niya ang sarili niya sa kanyang sariling pamamaraan. 7,000 piso ang sweldo ni JR kada buwan noon bilang janitor. Pero 500 piso lang ang kanyang naiuwi dahil marami raw silang mag-asawa na bayarin sa opisina. Taong 2004, isang pagsubok ang dumating sa mag-asawa. Nasunog ang nirerentahan nilang apartment. Pero hindi naman naabo ang kumpiyansa ni JR. Doon pa ako nakapag-isip na kailangan ko na siguro paalam sa community, sa PGH, kasi nabawon kami lalo sa utang. Malit ang sweldo ko, ma'am. Uh,
ibang tumutulong sa amin, ma'am. Enero taong 2005, kinailangan ng magpaalam ni JR sa naging kapamilya sa PGH sa loob ng 15 taon. He was very considered as a very responsible employee here, very respected by friendly by everybody. Nagibagsapalaran ang mag-asawa gamit ang naitatabing 7,000 piso para sa papasuking negosyo ni JR. Hindi raw naging madali ang bagong trabaho. Unang-una, mahirap kasi ang mapaniwala at mapabili ang mga tao ng mga kung tawagin ay herbal supplement. Sabi ko niya, nantay niya daw pa ako dito. Hindi. Ngunit dahil raw lumaki siyang marunong makisama, sa kanyang pagsisipag ay kanyang naging puhunan, laway lang. Mula sa unang kita na 500 piso isang linggo, ngayon, pakiusap nga lang ni JR, sikreto na lang ang halaga ng kanyang kinikita kada buwan. Pero ganun pa man, eto na ang ebidensya. Enero 2007, nakabili ng lupang 400 square meters na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 2,000,000 piso. Oktubre 2007, natapos ang bahay na pinatayo rito na nagkakahalaga ng humigit na 7,000,000 piso. O hindi ba ang galing ni JR? Kung dati, bus at tricycle ang sinasakyan papunta ng PGH bilang janitor, ngayon, may sarili na siyang sasakyan. Napangarap ko na mapag-aral ko yung mga anak ko. Sa maganda eskwela na sila ngayon, savings ko meron na. Bagong lipat kami dito, hindi kami nakatulog. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Kasi po, bago dumating naman kami dito, maraming hirap na dinaanan din kami. Meron yung mga tao na parang binabaliwala kami, pinagsasaraduhan kami ng pinto, akala nila mangungutang kami. Todo buhos na biyaya, marahil ang may tatawag sa nangyari sa buhay ng mag-anak ni JR, lalo na ngayong 2007. Lubos-lubos ang kanyang thank you, higit sa lahat dahil naibangon na raw niya ang dignidad bilang tao. Kahit na mula sa pagiging janitor ay naging milyonaryo. Ang tao kasi, ang ultimate goal niya is to survive. Kung ikaw ay naniniwala sa ginagawa mo. Marami sa atin ay mahilig magreklamo. Madalas, amang sa ating lahat na ang buhay ay masaya at maganda kung marunong tayong magpasalamat.